Ang karanasan ko pong ito ay nangyari noong napadpad ako sa isang bayan. Medyo mahaba-haba po ito. Noong nagbibinata ako, mga taong 1995, ay binansagan ako ng aking lolo na isang black sheep o yung kakaiba sa lahat sa aming magkakapatid. Sutil, matigas ang ulo, may bisyo tulad ng paninigarilyo at alak. Pinapaaral din naman ako ng maayos ng aking mga magulang. Subalit, ako talaga yung problema noon. Hindi ako pumapasok sa eskwelahan. Dumidiretso ako sa tambayan ng mga kaklase ko. Maglalaro kami doon ng pool at iinom ng alak hanggang maghapon. Sa mga nakikinig dyan ng mga binata o yung mga nag-aaral, huwag niyo akong tularan nang dahil hindi maganda ang resulta kapag ganito yung pinairal niyong ugali. Hindi maganda ang kakahinatnan. Kaya sulitin niyo, pahalagahan ang pagpapaaral sa inyo ng mga magulang niyo. Mas maganda pa rin ang may pinag-aralan, hinding-hindi ka malalamangan. Ako yung pangatlo sa aming magkakapatid. Ako rin yung nag-iisang lalaki. Bale, lima po kaming magkakapatid. Dumating itong panahon na siguro punong-puno na si tatay sa mga pinaggagawa ko. Maaga pa lang ay pinuntahan niya ako sa tambayan namin ng mga kaklase ko. Mayroon siyang bitbit na isang bayo na may mga lamang damit. Alam ko na mga damit ko iyon kasi punong-puno at nakikita ko yung isang damit ko na sumasayad na sa lupa. Nilapitan niya ako at sinabihan na iyon na daw ang huling araw ko sa bahay. Maghanap daw ako ng matitirahan kasi problema lang daw ang binibigay ko sa bahay. Ako naman ang dahil sutil at matigas ang ulo ko noon ay sinagot ko pa ito ng "Oo, sige. Hindi na ako uuwi mamaya." Uulitin ko sa mga nakikinig dyan na mga binata, huwag niyo akong tularan nang dahil inaamin ko naman na ako yung mali noon at pinagsisihan ko talaga magpahanggang ngayon. Kaagad namang umalis si tatay na maluwaluha ang mga mata. Ako, matigas talaga ako noon. Hindi ko pinapairal ang emosyon. Kung ano yung gusto kong gawin, ganun talaga dapat ang mangyayari. Sa araw na ito, nagtanong ako sa mga kaklase ko na kasama ko doon sa tambayan kung sino sa kanila ang pwede kong tirhan. Subalit ni isa sa kanila ay walang nag-alok sa akin. Makalipas ang maghapon, lasing na ako noon. Kung ano-ano na ang iniisip ko. Dito pa mas naging matigas ang aking damdamin. Naging mataas pa ang pride ko. Ako pa yung nagtanim ng galit sa mga magulang ko kahit na hindi dapat. Mula sa bayan namin ay naglakad ako ng naglakad. Sabi ko bahala na kung saan ako dadalhin ng mga paa ko. Narating ko itong talahiban sa gilid ng kalsada. Gabi na noon at dito ako nawala ng malay nang dahil sa kalasingan. Pagbagsak ko sa lupa ay wala na talaga akong ulirat. Makalipas ang ilang oras ay nararamdaman ko na parang may humihila sa aking mga paa. Sa tansya ko, mga madaling araw na iyon at nandoon pa rin ako sa bahagi na kung saan ako nakatulog. Minulat ko ang aking mga mata at medyo nahihilo pa ako. At noong medyo bumalik ng ulirat ko, nakarinig ako ng tik-tik. Natatandaan ko pa noon ang sabi ng mga matatanda doon sa amin. Mayroon po silang ibang paniniwala pagdating sa mga tik-tik. Yung gumagawa daw ng tunog na tik-tik ay isang ibon talaga. Nagbibigay daw ito ng babala
na merong paparating na aswang. Kaya ito yung inisip ko noon at dali-dali naman akong tumayo at tumakbo. Tumakbo ako papalayo sa talahiban, subalit parang huli na ang lahat. Habang tumatakbo ako, ay dinig na dinig ko na meron ding tumatakbo sa likod ng talahiban. Alam kong may tao o hayop doon. Nagtataka ako kasi parang pabalik-balik lang ako doon sa bahagi na iyon. Dagdagan pa na medyo nahihilo pa ako. Kaya ang ginawa ko, huminto ako noon at naglagay ako ng isang damit sa kung saan ako nakatayo. At agad ulit akong tumakbo. Hindi nagtagal, sa maniwala kayo o hindi, ay nadaanan ko itong damit ko. Unti-unti akong kinabahan kasi alam ko na iba na ang nangyayari. Sabi ko hindi na iyon normal at alam ko na talagang pinaglalaroan ako ng kababalagan. Huminto ako sa bahagi na kung saan ko huling inilagay ang damit ko. Umupo ako doon, uhaw na uhaw at parang mawawalan ulit ng malay. Parang isisigaw ko ang pangalan ni nanay at tatay para humingi ng tulong. Subalit alam ko din na wala sila sa tabi ko. Sila pa rin pala ang hahanapin ko sa kahit anumang sitwasyon. Sila pa rin ang hihingan ko ng tulong kapag takot ako at nahihirapan. Hindi na ako nagpatuloy pa sa pagtakbo kasi pagod na ako. Naisipan ko na lang na magsabi ng Panginoon, ikaw na lang ang bahala sa akin. At agad ulit akong nakarinig ng tiktik na nanggagaling sa talahiban. Sobrang hina. Subalit sa di kalayuan, sa gilid ng kalsada, ay may nakita akong malaking hayop na naglalakad papalapit sa akin. Malaki iyon, subalit hindi lang ako sigurado kung kambing ba iyon o pusa kasi madilim. Pero nakikita ko ang kanyang mga mata na parang kumikinang. Na kahit madilim ay makakapagsabi ka pa rin na mga mata iyon. Nilamon na ako ng takot at may narinig akong bumulong sa kaliwang tenga ko. At sabi niya, magpakamatay daw ako. Hanggang sa nawalan ulit ako ng malay at hindi ko na alam ang nangyari pagkatapos noon. Makalipas siguro ang isa o dalawang oras, hindi ako sigurado. Parang naalimpungatan ako at may narinig akong nagsabi ng ang bigat mo. At agad naman akong nakatulog ulit. Makalipas pang ilang oras ay nagising ako. Natirik na ang araw. Gulat na gulat ako na nasa gitna na ako ng talahiban. Kaagad naman akong tumayo at dali-dali akong lumabas doon. Sobrang sakit ng ulo ko. At siya nga po pala, hindi po ako matangkad at tamang-tama lang ang pangangatawan ko. Hindi naman malaki at hindi naman payat. Noong nakalabas na ako doon sa talahiban at nung nasa kalsada na ako, naisipan ko na dumiretso doon sa bayan ni Tiyahin. Ito yung kapatid ni tatay na nakatira sa kabilang bayan. Naglakad lang ako noon kasi yung akala ko, wala na talaga akong pera. Makalipas ang isang oras ay narating ko ang bayan ni Tiyahin. Takang-taka siya kung bakit ganun yung itsura ko. At kung bakit ang dumi-dumi ng mga damit ko. At sabi ko naman, pinalayas ako ni tatay. Pero ako pa rin ang pinagalitan niya. Kasi alam ko din naman na ako ang mali nung time na yon. Noong nasa banyo na ako para maligo, ay napansin ko itong parang mga langis sa ilang bahagi ng aking braso. Inamoy ko pa ito at hinawakan.
sobrang dulas na parang grasa. Napasabi pa ako noon kung ano kaya to, pero binaliwala ko din naman. Subalit hindi pa rin mawala sa isipan ko ang mga naranasan ko doon malapit sa Talahiban. Hindi ako makapaniwala kung nangyari ba talaga iyon o kung panaginip ko lang, kasi nahihilo ako noon. Pero kung panaginip lang iyon, sigurado na wala akong ibabahagi dito sa inyo. Sa unang gabi kong pananatili doon sa bahay nila tiyahin, ay nagkaroon ako ng isang panaginip na parang merong mensahe. Napanaginipan ko yung Talahiban na iyon na parang nanonood ako sa aking sarili. Kakaiba ito sa totoo lang. Nakikita ko daw ang aking sarili na nakahiga sa gilid ng kalsada. Hinila daw ako ng isang tao, subalit wala itong mukha. Pero nakikita ko na meron siyang madulas na mga balat. Hinila daw niya ako papunta sa gitna ng Talahiban, subalit nahirapan daw ito at hindi na siya nagpatuloy, kaya iniwan niya ako doon. Hanggang sa may nakita daw akong barya na nalaglag sa bulsa ng pantalon ko. At dito ako nagising. Ako naman dali-dali akong tumayo at tinignan ko pa ang bulsa ng pantalon ko at may nakita akong piso. Nasa kanang bahagi ito ng bulsa ko. Ganon din sa panaginip ko. Hindi ako makapaniwala at hindi na po ako natulog noon. Sa pagsikat ng araw ay niligpit ko ang mga gamit ko. Nagtanong naman si tiyahin kung saan na naman ako pupunta. At sabi ko sa simbahan. Pero sinabihan niya ako na baliw, kasi yung akala niya, nagbibiro ako. Pumunta talaga ako sa simbahan noon. Nagdasal ako sa Diyos na patawarin niya ako sa mga kasalanan ko. At nagpapasalamat ako na pinrotektahan niya ako sa mga nangyari sa gabing iyon. Totoo man o hindi ang kaganapan. Pero para sa akin, totoo ang lahat ng iyon, kasi hanggang ngayon ay naaalala ko pa rin. Pagkatapos ko sa simbahan ay umuwi talaga ako sa bahay. Nakita ko yung tatay ko na aalis na sana papuntang trabaho. Sina lolo at lola naman ay nasa labas ng bahay, nagkakape. Umiiyak ako na lumalapit sa mga magulang ko habang nagsasabi na patawarin nila ako. Nakita ko rin na maluha-luha ang mga mata ni tatay at hindi siya pumasok sa trabaho sa araw na iyon. Kinausap talaga niya ako ng masinsinan. At sa katunayan, pumunta pa kami noon sa isang resort para maligo. Kasi Sabado rin ang araw na iyon at wala kaming pasok ng mga kapatid ko. Parang okasyon kumbaga, si tatay yung nagplano noon. Ang saya-saya namin sa araw na iyon. Magmula noon, inayos ko na talaga ang pag-aaral ko. Nilinis ko yung mga maduduming record ko sa eskwelahan. Nakagraduate po ako sa kolehiyo at isa na po akong architect ngayon. Ang masasabi ko lang, may dahilan ng lahat ng nangyayari at nagpapasalamat ako sa kababalagan na nangyari sa akin. Nang dahil iyon na pala ang dahilan para magbalik loob ako sa Diyos at bumalik na rin sa pamilya ko. Maraming salamat. Mag-ingat po kayo palagi. Hanggang dito na lang ang kwento.